Magandang umaga ulit mga idol. Nandito ako sa JSM Marikina. Dito yan sa bandang Lamuan, Malanday. So, yung location niyan, yan o. Malapit sa Shell at malapit din dito sa Robinson, no? Yan po, along JT Rizal mga idol. Ayan, mga idol. I-share ko lang sa inyo kasi magpapapalit ako ng gulong. Dalawa lang naman at napili natin brand. Yung hindi naman ganun ka-branded. Pero matagal na rin naman sa industriya ng paggugulong. Westlake. So ayan mga idol, ipapakita ko na lang sa inyo. At dito kasi sa JSM, napili ko. Kasi mga idol dito, pwedeng utang. Utang yung ating gulong kasi wala pa ang budget. So ngayon, syempre, utang yan pero through credit card. Ganun po ang gagawin natin. So tara, tingnan natin kung paano nila gagawin yung ating gulong at isi-share ko sa inyo kung ano meron sa loob. Tara! Tapos, tignan mo na lang kuya kung ano yung ano, yung maganda nating panlikod. Yun, pipiliin natin yung sarap. Oo, pipiliin mo na lang. Oh, pangit yan eh. Eh, second hand pinakuha yan rin. Tapos yung goma, pang tayo lang eh. Oo. Alam kuya, yan na lang yung papalitan. Oo. Okay. Ayos ha. Ito yung dating nakakabitsaan yan. Sa likod. Sa likod. Okay. Yan, sa rock yun. Kaso, para kumagan dito. Okay. Yan. Yan, patanggal na lang ko yan ng mga dating balance para hindi na makagulo. So, yan. Ito yung magiging panlikod natin. Okay. Tapos, sasalang sa kanilang pambalance. Yun, sobrang busy ng mga tao talaga dito. Yun. Yan. Anong ibig sabihin niyan, kuya? Ah, sige. Ano ibig sabihin niyan? Nakabalance yan. So, okay na yan. Okay. Kapag ba, kunyari, ano yan? Paano, para hindi mawala sa balance, ano yan? Anong ginagawa? Para hindi mawala sa balance yung mga gulong. Kunyari, binulkanize. Ayun, nakawala yun pag tinanggal na to. Basta tinanggal, binago yung mga gulong, kailangan i-balance ulit. Eh, pero kapag kapapabulkanize, ano yung pababalance mo ulit? Oo, pababalance mo ulit. Pero pwede naman, kunyari, tandaan mo lang tong pito. Pito. Itatapat mo lang tuwing magbubulkanize. Palagyan mo lang, chong. Para hindi mawala. Okay, okay. Okay, so ganun daw. Sabi ni kuya, nakabalance daw. Gis. Mamaya, tingnan natin yung bago kung ano yung tsura. Yan na yung bago, kuya. Yan. Kuya, pwede patanggal na lang yung dating balance. Para hindi na makagulo. Dami na nakatapal eh, oh. Yan. Yan, kuya, ano ibig sabihin yan? Yan yung weight na ilalagay natin dyan. Yung bigat natin, ganyan. Okay. Ito yung isang to, kuya, ano ibig sabihin? Inner yan, inner. Ah, inner. So, ibig sabihin, ang dikit niyan, isa doon, isa dito sa labas. Outer, ito. Ayun, ito, outer, sa unit. Yep. So, ikot ulit. Gis-gis yan, balance na yan. Ah, yun yung bigat niya. So minsan talaga, natsatambahan din kuya. Ayan, tayo. Kasi kanina kuya, yung ano ko, yung panlikod, nilalagay natin. Ano, gis-gis ang lumabas, yung sabi minsan natsatambahan din, kahit hindi mo lagyan ng weight. Okay na yun. Balance na yan. Okay. Sige, check natin to. Isa. Ito na yung pangalawa. Ayan yung pangalawa.
Ah, minsan naman, pagsisero ka agad yung kabila. Ibig sabihin na, pagkasero niya kabila? Hahabulin mo ngayon ang zero toy dyan. Para magparehas lang. Kabilang side lang. Eh, paano yan, kuya? Every time ba nagpapalit ng gulong? Balance talaga? Balance talaga. Papalitan mo talaga. Kaya nagpapalit yan. Kaya nagpapalit ka ng bagong gulong, kailangan balance talaga. Eh, paano kapag ano? Yung nagpa-vulcanize? Okay lang yun. Lalagyan lang ng tanda yung tapat ng pito para may nakapalit na dati. So, ibig sabihin, kuya, every time na magpapa-vulcanize, kailangan tunatandaan lang. Lalagyan mo ng tanda dito. Dapat tapos ipapalit ka doon kung saan mo yung tanda. Laging ano yun? Para hindi mawawala sa balance. Yan, hindi mawawala sa balance. Kaya pala yung iba, nagre-reklamo, pagkatapos magpa-vulcanize, nag-uwigil. Kasi nawawala pa siya, layo ng lipat na dito. Mawawala pa siya. Okay. Ganun pala ang technique. Okay. Yan kuya, sa mga Westlake, wala naman kayo nagiging issue? Wala naman po. Okay naman. Pero may mga ano ah, bagong gulong, mga China. Mas mura yata. Ang ano lang namin, mayroon kami Saigon, Kingston, Arebo. Oo. Yun ang mayroon tayo. Pero maganda rin, maganda rin. Okay po, maganda rin po. Halos pare-pares naman yun. Pero ito kasing Westlake, mas matagal na to eh, no? Kumbaga mas kilala na to. Mas kilala yan. Pero yung mabilis sa amin yung Saigon. Saigon? Okay. Ayan, katulad niyan, kuya. Ayan, oh, yung dilaw na yan. Talagang tinutok niyan dyan. Oo, talagang para, marker. Para ano, may palatandaan na, ano, sa pito. Oo, kasi para pag nagtubot ka na yung santi, mano, may tandaan. Okay. Ayos yan. Vulcanize ito. Vulcanize na lang din. No. Oh, may butas pala. Yan yung panlilikod natin, no, kuya? Okay. Sige. So ito mga idol, ayan, vulcanize yan. Napa-vulcanize natin, may nakita, may nakatusok eh. Hindi lang sumisingaw kasi merong nandun pa yung nakatusok na tornilyo, pero ayan, vulcanize na rin yan. Okay mga idol, nandito ako kay JSM Tire Center. Ito si Mr. J. Ayan, ako ang punong abala dito. So mga idol, tatanungin natin kung ano yung mga presyo niyan, yung mga mags niyan, at para mabigyan kayo ng sample tsaka kung anong mga services ang meron sila. So Sir J, yun, yung mga mags ba na yan, yung mga nakikita natin yan. Yung mga mags natin sa 13, 14, 15 hanggang size 22, 24 ang meron tayo. Okay. Yung size 13 nasa 85 hanggang 95, yung size 14 11,000 hanggang 12,500. Okay. Yun namang size, mga size 15, depende sa ano, kapag rota, 16,000, kapag China, may nag-raise tayo ng 13,000 hanggang 16,000. Okay. Yan, sa size 16 naman, mga 19 to 21,000. Yan. Ano yan, Sir J? Meron din mga second hand ganyan tinitinda? Yung nasa baba, puro slightly used yan, segunda mano. Yan, segunda mano, slightly used. Ngayon, Sir J, yan bang mga mags na yan? Pwede bang installment yan? Pwede. Credit card, any credit card. Ang Metrobank, meron tayong 3 months hanggang 6 months. Yan. Sa Metrobank, Metrobank, credit card. So ano yan, Sir? All in na yan, kumbaga, gulong, mugs, pwedeng pagsamasamain, tapos isang credit card. Services, sir, katulad niya, may nakita ako yan. Service natin, sir, meron tayong under chassis, okay. Wheel camber alignment. Okay. Yan, pag naman, 4 pieces ang binili nyo, libre na ang wheel alignment. Wheel alignment, libre sa, na? Libre na wheel alignment sa 4. Okay. Wheel balancing, kasama na lahat, pati mounting pag 2 pieces naman. Okay, ayos. Sa apat lang tayo may libreng pre-alignment. Okay. Sir, sa mga ano, meron din kasi yung mga nag-ano eh, 4x4. Mga lifter. Ayan, yung mga meron tayong lift. Ang dala natin lift, kay Ride Max, tsaka ano yung isa? Ride Max, Shackle, 2-inch lift, meron tayong 2-inch lift, quick lift, meron tayong Ride Max, tsaka Pro Fender. Okay, sir. Yan sir, ano yan eh, di ba? Yung pang shackle. Eh. Shackle yan. Kung gusto nyo tumatch yung ligon, merong yung ano niya, gumanda yung ride niya, shackle. Shackle, okay. So, yun naman ride max natin, 4-way, ano yan
four-way adjustable. May right, soft, and hard. Okay. Pati mga ano, shock absorber, sir. Meron tayo. Meron yan. Right map, meron tayong propeller na OEM. Basta usapang pangilalim, sir. May, ano tayo. May services tayo. Okay, okay. Tapos, mga gulong, yan. So, gulong. Sir. Lahat naman ang gulong na natin, meron tayo. Mapa-China, Indonesia, branded. Branded, Yokohama, Bridgestone. Tapos, Pirelli, Dunlop. Okay. Tapos, pwede pang credit card. Okay. Yun ang mahalaga, sir. Yun, ngayon, sir, pakianayahan na lang sila dito sa pwesto mo. Sabay yung lugar mo. JSM Tire Center, located at 687 JP Rizal, Malanday, Marikina. In front of Robinson Supermarket. Ayun, maraming okay. Salamat, Sir J. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Okay. Iyon. Ayan mga idol, okay na yung sasakyan natin. Naka-balance na. Napalitan, pangharap yung nilagay ko. No? Yung bago nilagay ko sa pangharap, para sa akin kasi is front wheel drive to. So, mas maganda, mas makapit yung nasa harap. Pero, scientific study, sabi nila, may napanood ako. Maganda daw, yung likod ang pinapalitan. Pero sa atin kasi, parang mas nakasanayan na natin na itong harap ang pinapalitan pag bumili ng dalawang gulong. Pero kapag apat ang gulong, mas maganda syempre. Pero ang dalawa lang, yung pangharap na lang. Kasi sa akin naman kasi is front wheel drive. So mas mahalaga talaga yung harap ang palitan. So okay naman din yung gulong ko sa likod, kahit papaano. So yung mga gulong ko, pinili na lang namin kung ano yung mas maganda. So tapos binalance na rin. Kasi pagka wala sa balance yan mga idol, nagiging problema niya syempre. Hindi natin nararamdaman sa manubela na umaalog, no? Kasi sa manubela kapag ito, itong harap, wala sa balanse yan, nararamdaman natin sa manubela umaalog. Pero kapag ang likod, wala sa balanse, kapag sobrang bilis mo na, hindi naman, kahit hindi sobrang bilis, sabi mo na nasa 100, mararamdaman mo yan, medyo may glug-glug-glug-glug gumagano sa likod mo kapag wala sa balanse yan. At isa pa, ang lakas makasira ng bearing. Kaya dapat talaga pinapabalance natin yan. Okay? So yan. Ngayon, mga idol, yan. Ngayon mga idol, yan. Nasa magandang kondisyon na yung aking mga gulong. Pwede ko na siguro ilayo ito uli. At namimiss ko na tong aking BIOS. Hindi ko na nagagamit. Okay. Okay mga idol, ito. Naiuwi ko na yung ating sasakyan. At medyo may didiscuss lang ako tungkol sa mga gulong. Pero ito pa mga idol, hindi ako ganun ka-expert sa mga gulong. Kaya pwede nyo ako i-correct sa ating comment section. Yan, pwede po natin pag-usapan. Pero ito po ay ayon sa aking pagkakaintindi at yung mga nabasa ko dati tungkol sa mga gulong. Pero ito, maganda kasing topic ito. Kasi karaniwan, ito yung mga nakakalimutan ng ating tire technician o yung nagbo-vulcanize o yung nagkakabit ng gulong. Yan. So ang pag-uusapan natin ay tungkol dito, yan o, yung mga marker na yan. Kung minsan, yung gulong natin na nabili, walang marker. So, palagay ko, ibang marker ang ginamit. O, baka okay lang sa kanila na hindi na nila chinek yung balanse ng gulong. Parang ganun yun. So, ngayon, kasi katulad nito, yung gulong na nabili natin, may marker, no? Meron siyang dilaw, tsaka pula doon. Ngayon, kasi mga idol, eto. Yung mags natin, yung manufacturer nito, syempre, iba. Ibang manufacturer nito. Iba rin ang manufacturer ng gulong. So, si mags, siyempre, tinetesting din nila yan kung ano dyan yung pinakamabigat na part, ano yung pinakamagaang na part. So, yung tinatawag din nilang high point. So, meron din ganun yan. Tinetesting din nila. So, si Mags, kung minsan, pagka bumili kayo, meron yan parang marker din dito na iba. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Pero itong gulong natin, yan, katulad yan, yan ang pinakamarker niya. So, ano ba purpose niyan? Ito, kapag ka meron kang nakitang dilaw, karaniwan kasi walang pula eh. Ito kasi may pula tsaka dilaw. Pag may nakita kang dilaw, yung dilaw na yun, ibig sabihin nun, yun ang tutukan o marker kung saan yung bulb stem. No? Ito yung bulb stem, yung pito. Ngayon, kasi sa mags natin, ang pinakamabigat na part dyan, pag umikot, yung mags lang ha, ang pinakamabigat na part dyan ay yung may bulb stem. Kasi syempre, dagdag pa yung bigat na itong bulb stem. Plus, kung meron kang TPMS, yung tire pressure monitoring system, syempre, dagdag bigat pa yun. So ngayon, eto naman si gulong, siyempre tinignan din nila yan, tinesting nila. Sinasabi nila sa gulong na to, na etong dilaw na to, itong may marker na to, eto yung side na pinakamagaang. So eto naman si Mags, sabi niya, eto yung side na pinakamabigat. So ibig sabihin, yung pinakamabigat na side, siyempre tumbasan natin ng pinakamagaang na side ng gulong para medyo balanse na sila. Yan, ganyan dapat, dapat itinututok yung mga marker na yan. Bakit? Ang importansya niya kasi mga idol, pag binalance, kapag kayang pinagtutok mo, halos nasa balance na siya. Halos pa lang.
Pero syempre, kailangan parang ibalanse. Pero, ang kagalingan nun, konting weights na lang ang gagamitin. Hindi na masyadong maraming weights ang gagamitin. Dahil nga, medyo tinutok mo na sila. Medyo balansin na sila ng konti. Yan. So, ngayon, katulad nga yan, no? Meron kang dilaw, meron kang pula. Para saan yung pula? Ngayon, sabi dyan, mga idol, yung pula ang mas priority. So, kung ito, mas priority, ngayon, ang ginagawa ng iba naman, para sa akin kasi, medyo mali yun, no? Yung iba, ginagawa, porkit nakita yung pula, itinututok nila sa bulb stem. Sa akin kasi, mali yun. Kasi ito, yung pulang yan, ang ibig sabihin yan, high point, no? Kasi meron silang tinatawag na radial force variation. So, ito yung high point. So, pagka daw yun ang sinunod mo, mas, mas comfort, mas matatagal yung gulong mo, kasi, mas kumbaga yun yung mas tamang ano niya, balanse niya. So mas priority to kung meron kayong pula. Pero ang tanong diyan, ito ba? Tama bang inilalagay yung pula dito sa may bulb stem? No. Para sa akin katulad nga niyan kasi nga dalawa ang method. Yung isa, yung dilaw na marker para sa bulb stem. Ito para sa high point. Ngayon kung ito ay para sa high point, dapat ito itutok din sa high point. No, hindi sa bulb stem kasi nga ito ay pinakamabigat lang pero hindi ito yung high point ng rim. No, ngayon, kung minsan yung ibang mugs natin, so hindi naman kasi pare-pares ang pagkaka-testing ng mugs eh. Yung ibang mugs kasi merong tuldok diyan. May makikita kayong marker dito para sa high point. Ngayon, ito hindi ko rin masabi ah, siguro sa ibang mugs na itong bulb stem niya, yan na rin yung high point. Kaya siguro yung pula, nilalagay nila dito. Hindi ko sigurado yung part na yun. Pero para sa akin, kasi papakita ko mamaya sa inyo sa ating Fortuner, na iba yung sinasabing high point, no? So sa madaling salita, para sa akin, oo, priority to. Ito dapat ang sundin. Kung meron kang tuldok dito, yan, kung may marker ka para sa high point, yun ang sundin. Pero kung hindi, o kung wala namang marker ng high point yung inyong mugs, no, sundin mo na lang itong dilaw. Kasi yan, sigurado yan, bulb stem, dilaw, pinakamabigat na part ng mugs, pinakamagaang na part ng gulong. So, yun ang susundin. Ngayon mga idol, eto, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng marker kapag ka yung pula ang gagamitin. Ganto. Okay, so, lipat tayo dito sa aking, sa aming Fortuner, no? Yan. Sa Fortuner, eto kasing gulong na to, walang marker eh. Pero kung papansinin mo, ito mismo mugs, yan o, meron siyang high point marker. So kung yung pinalit na gulong dito may dilaw, let's say may dilaw, may pula. So ang unang ipapriority dapat yung pula ay itutok dito. Yan, ganun. Kalimutan nyo na yung dilaw kasi mas mahalaga nga yung pula. So mas priority yon. Ngayon kung walang marker or walang pula yung inyong rim, yung gulong na nabili ninyo, eh mas mainam na sundin nyo yung dilaw, yung method ng yung dilaw nga, yung isang method, no, yung dilaw itututok nyo sa bulb stem. So ganun, pag wala ito, yan. So ngayon mga idol, di ba nga ang kainaman kapag ito itinutok mo dyan, so medyo mas efficient yung pagbabalanse kasi mas konting weight ang gagamitin, plus syempre marker na yan eh. So ang mangyayari sa inyo dyan, every time na magbubulkanize kayo o paghihiwalay nyo silang dalawa, no, dapat laging tandaan na ito itutok uli dito kasi iyan ay nakabalanse na ayon sa position na yan. So yung iba kasi nga manong vulcanizing, ang ginagawa nila pagka yan bubulkanizin, pag hihiwalayin, pag binalik, makikita nyo yung pinakamarker nyo mapupunta sa iba. Yan, doon nagsisimula, nawawala sa balanse. Ngayon, kung wala namang marker, dapat yan mga idol, lagyan nila ng chalk dito o guhitan nila, tandaan nila na ito yung position ng bulb stem o kahit saan, basta ba yun yung dating posisyon, dapat doon pa rin sa dating posisyon kasi nga ibinalanse yun sa ganung posisyon. Katulad nga ng sabi ko sa inyo, yung gulong iba ang balanse niyan, iba kasi ang gumawa, at itong rim, itong mugs, iba rin ang balanse niyan. So kapag kaya binalanse ng ganyang posisyon, yan na yan, hindi dapat baguhin. Kaya kuminsan meron nagrereklamo, bakit daw pagkatakbo nila, tumakbo sila after nila magpa-vulcanize, yung gumano bela daw nila umahalog ng ganyan. Kasi nga mga idol, ang nangyari sa inyo, nawala na sa balanse. Dahil nga, binago mo na nga yung posisyon eh. Pag binago mo yun, mawawala talaga sa balanse. So, ang tip dyan, kapag pinagbaklas yan, dapat guhitan to para lagi maging balanse. Ganon din sa likod, no? Ngayon mga idol, yung iba naman, ang binabalanse lang yung harap. So, kasi sa harap, nararamdaman nila yung wiggle na ganon. Yung likod, dahil nga fix, hindi na lang, kumbaga, minsan hindi pinapansin. Pero dapat yan, binabalanse rin. Bakit?
Ang problema kapag ang rim natin sa likod ay hindi nakabalanse. Ang nangyayari dyan, ano yan, mas mabilis maubos yung gulong. Kasi medyo tumatalbog-talbog din yan eh, pag hindi nakabalanse. Mas mabilis maubos ang gulong. Plus, ang lakas makasira ng bearing. Bakit? Eh, kasi nga, umaalog siya eh. So, umaalog siya dun sa kanyang wheel hub, no, yung bearing. Pinapwersa niya rin sirain. Parang ganun. Katagalan masisira yun. Kaya dapat binabalanse rin yan. Tapos, ang maririnig nyo yan, pag mabilis kayo, glug-glug-glug-glug-glug, gumaganon yan. Parang umaalog din, glug-glug-glug-glug, maingay. So, mas maganda, nakabalanse rin yung likod. Ngayon, ito, katulad nito. Itong aking gulong sa likod, ito, no? Kasi ito yung luma ko eh. So ngayon, yan o, papansin ninyo, meron siyang guhit dyan. Kasi ito, pinabalanse rin, no? Binalanse rin nila, kaso, late na alaman na may butas pala. So ang nangyari dito, yan o, pinaghiwalay uli nila, pero nilagyan ng marker, yan o, ginuhitan nila na dyan nakatutok para hindi na mabago yung balanse. Ngayon, pagkasalpak o, tinesting uli kung balanse o, balanse pa rin. Kasi nga, hindi naman nila binago yung ano eh, yung posisyon, no? So yung maliit na butas, medyo may bigat din yun, pero napakaliit kaya hindi na rin naka-apekto. So yan, ganyan yung ginawa nila. Pero mga idol, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, wala namang problema kung sakaling yan, yung mga tuldok na yan eh wala na sa posisyon, no? Tapos napabalansin nyo na ng ganun. So okay na yun. Kahit ba sabi mo hindi na nasunod yung mga tuldok na yan, pero nabalanse na siya sa ganung part, eh okay na rin yun. Pero wag lang talaga yung kabago-bago, eh bago pa lang, nasa iba na. So mas maganda, sundin yun para mas efficient yung ating gulong, mas tumagal, plus mas konting weight. Dahil yung weights, alam nyo naman, sa pagbabalance nyan, dagdag gastos yun, babayaran natin yun. So yan, yan yung tip ko pagdating dito sa ating mga gulong. So isa pang tip mga idol, kunyari magpapapalit kayo ng gulong, no? Siyempre, yung dati yung gulong, nakabalance yan sa ating mugs, no? Ngayon, yung mga nakadikit na weights, patanggal nyo po. Dapat yun, tanggalin muna lahat bago i-balance uli. Kasi makakagulo lang yun eh. Bakit? Hindi nyo na kailangan yung mga dating balance na yun. Bakit? Yun yung mga weights na yun ay para sa dating gulong. So, pagka tinanggal nyo na yung dating gulong, yung lumang gulong, dapat tanggalin na rin yung mga dating balance. Then, kumbaga, reset, no? Tapos, i-balance uli. Pag binalanse uli, panibagong tapal uli nung mga weights, no? Wag na yung mga lumang weights na yun, tanggalin nyo na yun kasi mamaya matanggal pa yun, lalo lang mawawala sa balanse. So ngayon, dapat dyan, reset, bagong dikit uli ng mga balancing weights, no? Yun. So okay mga idol, ang tanong, magkano ba yung nagastos ko? Ito po, ang total po ay 5,145. Yan. Kasi mga idol, ganito naging breakdown nun, no? Yung gulong ko, 2,250 ang isang piraso, no? So times 2. Pero kapag ka kasi dumaan sa credit card yan, dinadagdagan nila ng 5%. Tapos then syempre pumalo ng around 2,360 ang isa. Kaya ganito yung naging presyo. Plus syempre kasi ang libre lang na wheel balance is yung dalawa sa harap. So yung likod, kailangan kong bayaran yun. So, binayaran ko doon. Para sa likod, 300 yung dalawang gulong. Tapos nakita nila, medyo may isang nakatusok na tornilyo doon sa aking gulong. So, binulganize na rin. Ang assume ko kasi, nung kinumpute ko, lumalabas na maabot ng 420 lahat eh, na nandagdag bukod sa gulong. So, ang assume ko, siguro mga 300 yun doon sa may wheel balance. Tapos 120 yun sa may vulcanize. Yan, yung naging gastos ko. Tapos ang ginawa ko, yun nga, pwede kasi naman utang. Pwede naman kasi utang, no? Inutang ko lang. So, via Metrobank credit card. Yun nga lang problema. Kailangan nyo talaga ng credit card para mautang yung binili natin gulong. Pero syempre, lalo na kung gusto nyo mga mag-setup-setup, bili kayo ng mugs, yun nga, pwede. Pwede na mautangin, no? Nga lang, kailangan talaga ng credit card. So, via Metrobank, pwede sila. So, akin ang inabil ko is yung 3 months nila na hulugan. So, 1,700 monthly for 3 months ang babayaran ko sa inutang ko na installment, no? Pero kapag mas malaki kasing amount, kunyari, bumili kayo ng mugs, yan. Pwede sila hanggang 6 months, yan. Siguro, pag sobrang mahal nung binili nyo, baka pwede rin 1 year. Hindi ko lang alam, no? Pero, syempre, actually kasi, pwede mo naman kasing bilhin yan, eh, na swipe mo yung credit card mo, then tawag ka sa banko, then doon mo papa
tarya. Kumbaga, gusto mo 12 months, pwede mo pa-convert yun eh. So, pwede. So, yan, tip lang. Kung gusto ninyong bumili ng gulong, magpamags, pero wala kayong budget at gusto nyo na ulugan ang gawin. Yan, mga idol. So, gulong natin. Yan. Ayos. Ayos.